Sa hinaba-haba ng bangayan ng dalawang paksyo ng PDP Laban, ang partido ng Pangulo, lumalabas na wala itong pambato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo sa halalan 2022. Ang dapat sana standard bearer nito na si Senador Bato de la Rosa ay umatras na. Samantalang ang dapat na VP bet na si Senador Bongo tumakbo sa pagkapangulo pero sa ibang partido, ang federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Si Senador Manny Pacquiao naman na nasa kabilang paksyon sa ilalim ng partidong PROMDI tumakbo. PDP Laban is dead, di ba? Parang what happened? Kasi parang they carried Duterte in 2016 and then after Duterte's victory, a lot of politicians flocked to PDP Laban and now it seemed to have been orphaned. Para sa ilang eksperto, patunay ang nangyari sa PDP Laban at ibang partido na mas nangingibabaw ang pamilya kaysa sa partido sa pagtakbo sa halalan. Mas maliwanag dito sa eleksyon nito kaysa in the past. Kung anong papel ng tinatawag nating political dynasties. Iba yung sentro ni gravidad ng electoral politics ngayon. Hindi partido. Mga pamilya. Kaya ang lakas ng loob na may tumatakbo, walang partido, pero mataas ang posisyon na hinahabol. Si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. halimbawa, unang inanunsyo ang pagtakbo pagkapangulo kahit wala pang running mate o senatorial slate. Si Davao City Mayor Sara Duterte naman, tumakbong vice presidente kahit walang pangulo na katandem. Ang tanong ngayon, ano ang halaga ng mga political party sa bansa? Kahit kasi si Vice President Lenny Robredo na pangulo ng Liberal Party, tumakbong independent. Talagang useless ang political party as the determinant ng mga nominations, ng mga give and take sa mga negotiations. Kasi hindi sila yung mga key elements sa negotiations na yan. Ang political party po, in essence po, yan yung pumipili ng kanilang mga kakandidato para sa halalan. At yung pagpili po na yan, ay yan ay dinadaan sa proseso. Pero alam naman po nating lahat na dito sa Pilipinas, wala po tayong mga totoo at solid na political parties. Ang mga political parties natin ay run by personalities. Ayon pa kay Caritos, importante ang mga partido sa paglalahad ng programa o pulisiya sa taong bayan. Pero lumalabas na nagiging kasangkapan na lang ang ura-uradang pagsali sa isang partido para makatakbo sa isang pwesto. Hindi ito ipinagbabawal sa ilalim ng batas, kaya panahon na umano para amyendahan ito. It would seem that now political parties are in fact at the whim of individual candidates as they jump from political party to political party. Right? So again, in that respect, it seems like this procedure is actually ripe for some regulation. Nagpaalala rin si Kasiple sa mga tumatakbo na sa taong bayan pa rin dapat nakasentro ang kanilang kandidatura. Mike Navalio, ABS-CBN News.